So ayan mga pre, what's up? Magandang araw na naman. Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Provincial ng Mekaniko. So ngayon mga pre, kung nakikita nyo, nasa ilalim tayo ng isang sasakyan. Ang sasakyan po ito, ang sasakyan ito ay isang Toyota Fortuner mga pre. So magpapalit tayo ng ETF o automatic transmission fluid mga pre. So ayan, so luwagan nyo lang itong drain plug mga pre sa kanyang transmission. 14mm po ito, 14mm bolt. Luwagan nyo lang, kunin nyo lang yung 14mm na bolt. Katapos, lalabas na yung transmission fluid niya mga pre. Ayan. Ayan. So, ayan mga pre, ito yung kanyang drain plug sa transmission well pan niya. 14mm drain plug. Ayan mga pre, so hintayin lang natin maubos itong fluid niya mga pre, ma-drain lahat. Ayan mga pre, pinalitan natin ng automatic transmission fluid kasi naka 100,000 kilometer na ang kanyang takbo sasakyan ito mga pre, kaya pinalitan na natin ng ETF. 5 minutes later. Ayan mga pre, kung gusto nyong ma-drain out lahat yung fluid na old fluid niya mga pre, kailangan nyo lang tanggalin itong oil pan niya mga pre. Kaso sa atin ngayon, hindi na natin ito tatanggalin kasi matatagalan tayo. Okay na yung nakatulo na mga pre. Eternity later. So ayan mga pre, so nakikita nyo mahina na ang tulo ng kanyang fluid. So tatakpan na natin mga pre. Ayan, tatakpan na natin. Siguraduhin yung mga pre na mapalit ng maayos o mabalik ulit yung washer sa drain plug mga pre, para hindi magliliking. Kasi kapag walang washer yung drain plug nyo, posibleng magliking yung ETF dadaan dito sa drain plug. So tara sa itaas mga pre, lagyan na natin ng bagong ETF. Okay. Asa na pipisa? Asa anak ko to? Kanin puti, say?
ayan mga pre, natakpan na natin yung drain plug. So, lalagyan na natin ang bagong ETF mga pre. Dito pala inilalagay yung bagong ETF. Ayan mga pre, so ito pala yung ETF na gamit ko na ipapalit natin sa Pluma. So ayan, sa pag palit nyo ng sa paglagay nyo ng ETF, kailangan nyo ng imbudo at saka extension hose. Ayan. So ayan mga pre, tapos na po nating nailagay yung ETF. Apat na litro po ito mga pre, pero hindi ko muna inilagay lahat kasi magbabase tayo sa dipstick niya mga pre. So ayan, tips mga pre. So para makuha nyo yung tamang sukat ng kanyang oil sa transmission mga pre, kailangan nyo munang papaandarin yung makina nyo mga pre. Kailangan yung painitin muna yung makina nyo, tapos isukat nyo ulit kasi hindi nyo makukuha ang tamang sukat nito mga pre kapag hindi mainit ang makina. So much better mga pre kung ipitest drive nyo muna para makainit yung makina nya. At pagkatapos yung i-test drive, sukatin nyo ulit yung kanyang oil, ETF, transmission, automatic transmission fluid. Pero sinusukat ito mga pre while naka-andar kasi hindi nyo rin makukuha ang tamang sukat nito kapag sinukat nyo na hindi naka-andar. So ayun mga pre, so paandarin natin mga pre. 5 hours later. Mga pre, pag-test drive na tayo, so i-check na natin yung level sa kanyang ETF, mga pre. Tutok na rin eh. So ayan mga pre, kulang pa rin. Dapat mainit na ito, dapat nandito ito sa hot area. So dapat din to, pero kulang siya kasi nandito pa. Mga pre, nasa tamang
sa tamang sukat na mga pre. Yan mga pre, so tapos na tayo. Gabi na, nakakutan tayo ng gabi mga pre. So ayun lang mga pre. Dapat papaandarin nyo talaga kapag kukunin nyo yung tamang sukat ng ETF. So ayan mga pre, so ayan, so sa bago pa lang sa YouTube channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like and share. At i-hit niyo na rin ang notification bell mga pre para update kayo sa susunod ko pa mga video mga pre. So ayan, salamat sa panonood. Bye-bye!